kami po, Luzon Visayas at Mindanao. Kabi-kabila na ngayon ang mga Christmas party at pamimili. Kaya pagka-traffic, buti nakaangot ako, Vicky, ha? Ako, sa buong Metro Manila po yan. Kahit ating gabi, parang rush hour ang usad pagong na daloy sa EDSA. Kaya iwasan natin ang mag-init ang ulo. Ayun. Doon sa mga naiipit ngayon sa traffic, Merry Christmas po sa inyo at magandang po. Patuloy na kayong makinig sa 24 oras sa Super Radio DCWB, ang number one na AM station sa Mega Manila. Kamustahin natin ang sitwasyon muna sa mga lansangan. Live na pagtutok na ito ni Susan Enriquez. Susan! Mike, kanina, Vicky, Mel, ano, kanina, binabanggit ni Mike yung kabi-kabilang traffic. Andito po ako ngayon sa North EDSA. Kung makikita niyo ho sa likuran ko, ayan, ako talaga naman hong namumula yung mga ilaw. Yan ang mga sasakyan na yan, patungo ng Makati. At talaga naman ngayon, no, pinaustihan na ng mga tauhan ng MMDA. Pero kahit pa ho may mga tauhan dito na ng MMDA na nagsasayo sa daloy ng traffic, talagang wala ho silang magagawa. Dahil yan po ay volume. Sabi nga, ay Christmas rush na. At bukod sa yung iba ho ay nagmamadali na makapamilya para doon sa mga gagamitin nila ngayon nalalapit na ang Pasko. Siyempre, kabi-kabila ho ang Christmas party. Kaya naman talaga asahan na ho natin ang napakatinding traffic. Pasado alas 3 nga po ng hapon, halos walang galawan ang mga sasakyan sa Mega Mall. Usad bagong rin ang mga sasakyan sa may C5 Green Meadows. Wala rin pagkakaiba sa bahagi naman ng EDSA Ayala. Gayun din sa may EDSA Orense, wala na nga raw pinipiling oras ang traffic. Sa EDSA Orense nga kagabi, hindi mo aakalaing halos maghahating gabi na sa dami pa rin ang mga sasakyan sa kalsada. Sabi ng MMDA, Christmas shopping ang dahilan ng bigat ng traffic ngayon. Huling dalawang weekend na lang kasi bago ang Pasko. Kaya mas dumarami na ang mga nagmamadaling mamili, lalo na ng mga regalo. Sa isang mall nga dito sa Quezon City, bago dumilim, parami ng parami ang shoppers. Ginawa mas late ang pagsasara ng mall para raw maibsa ng traffic. Pero kung yung mga nakausap namin, mga nagpupunta sa mall ang tatanungin, sabi nila kahit gabing-gabi ng araw ay matindi pa ang traffic. Na ito naman ang pahayag dyan ni MMDA Chairman Francis Solentinos doon sa napakatinding problema sa traffic. Ngayong gabi, we will be deploying 400 traffic officers starting at 4 o'clock hanggang alas 12 ng gabi. Natin na, nako, baka ho kayo naibalak ngayon na humabol doon sa mga mall dahil nga ho po mas late sila nagsasara. Pero ihanda nyo na ho yung mga sarili doon sa inyong talagang kalbaryo na pagdadaanan. Yung napakatinding traffic ho sa mga oras na doon. Makikita nyo ho yung mga tauhan ng MMDA, ho, wala na ho tigil sa pagkampay. Pero hindi ho yan magiging dahilan para lumuwag yung daloy ng traffic dahil ito po ang volume na mga sasakyan, volume ng mga tao, lalong-lalo na nga po yung mga malapit sa mall. Ayan, pati ho dito dahil malapit ho tayo sa dalawang mall dito, makikita rin ho natin dito kung gaano ho kakapal ang bilang ng mga tao na papunta ngayon sa mall dahil nga late silang magsasara, lalo na kapag ka-weekend dahil talagang papalapit na ho. Nang papalapit ang Pasko, so magbaon ho tayo ng pasensya kung kayo ay lalabas ng inyong mga tahanan. Mike? At sa mga motorista at mga pasahero, asahan nyo magiging ganyan na ang sitwasyon tulad ng nandyan sa likuran mo, Susan, hanggang pasado alas 12 ngayong hating gabi. Maraming salamat, Susan Enriquez.